10 inch oil. Ito na. Yun. So ito yung Suzuki Swift engine. So Suzuki Swift desire ito siya na sasakyan, na kotse. So ang gagamitin natin na pag change oil, ano siya? Mobile special. So 20W50 na engine oil. So ito yung gagamitin natin para magiging smooth at saka malakas at ang ating sasakyan para ma-change ang kanyang lumang oil. Ito yung specification niya, guys. API is J. Yung quality of oil is letter G. So SAE 20W50 SAE means Society Automotive Engine. Of Automotive Engineers. 20W means winter. Then 50 yun ang viscosity niya. So ang filter, level of viscosity. The higher the number of viscosity, the thicker of oil, meaning mas malapot siya. So yung gagawin namin ngayon is mag-perform kami ng engine change oil. Change oil. So ang i-replace sa change oil is yung engine oil at saka yung oil filter. Yung oil filter. So ito yung oil filter niya. Ito yung oil filter, oil filter niya, guys, is C110. So 160 lang to. Bilhin natin sa hardware. Yung mga ano, automotive parts na hardware. Then yung engine oil natin is 205 lang. Okay? Mobile special. Okay, yung procedure niya sa change oil, guys, is una is dapat i-cool down yung engine natin. So pwede na tong i-drain natin yung oil. Yun ang next natin nga procedure. Pagkatapos ma-cool down yung engine, i-drain natin yung oil doon sa drain plug. Drain plug doon sa ilalim. Okay? Tapos buksan natin yung filter. Tanggalin natin yung filter. Replace natin ng bago. Okay, punta nung engine to, sir. Suzuki Swift. Suzuki Swift Desire. Suzuki Swift Desire na engine. Okay, yung tools na gagamitin natin, guys, is socket wrench with number 14. The with power handle. Okay. So pagpaluwag ng bolt, guys, is always counterclockwise po yung pagpaluwag natin. Okay? Yan. Ayan. Tanggal na so, siya. Tanggal na. Naluwag na siya. So, ang gagawin natin, dandahan lang, baka mainit. So, wala na. Cool down naman siya. Cool down naman na siya. Okay, so, na siya. Dandahan na so, natin. Mag-prepare tayo ng basin. Yan po ang basin, guys. Ilang ikot na lang. Ayan. Oh! Yan. Paano gini, sir? Itong na dito kayo mo, cancer. Pagkatapos nito, guys, is tatanggalin natin yung filter. Oil filter. Ito yung oil filter niya, oh. Yan. Sinecheck may leakage siya kasi tinitingnan namin kanina kung ano yung specification ng oil filter. So iba-iba ang engine, iba-iba ang engine oil filter specification niya. So may number siya. So yung number nito, yung code, yung part number niya is yung C110. Mostly kadalasan sa mga Suzuki na small engine is C110. Pag naka-advantage nito, guys, pag ikaw lang yung mag-change oil, makasave ka ng ano, ng labor. Ng labor. Importante, alam mo kung ano yung oil na na gagamitin mo. Hindi ka pwede na kahit anong oil. So basta sa E40 at the same time, gasoline engine oil. Iba yung engine oil sa diesel engine. Okay, ipakita ko mamaya kung ano yung kung di matanggal, gamit kayo na kaibahan sa diesel engine oil. O tsaka tanggal? Iya ko daw. Magahi. Pag medyo matigasan, mahirapan kapag tanggal ng engine oil filter, guys. Pwede mo siya tusukon, itusok mo siya ng screw, pero dito lang sa ilalim. Yan, huwag doon sa kan, baka matamaan yung thread niya. Pwede, kung may special tools ka, yung oil filter rinse, much better.
Kagaya nito. Sir, yeah, si Sir Matt guys, siyang teacher natin sa electronics. Shout out sa iyo, Sir Matt. Okay, okay. Ako daw, ako daw. Ikaw daw. Sige. Si Sir daw, maka, kaya niya. Wala na siyang ano. Malakas na masyado. Oh, tanggal man pula. Oh, siya. Oh, yan. Ang galing siya, no? So, master na yon talaga. Master sa automotive engine. Oh. Sir Julius Libot. Yun. So, tumagas niya yung ano. Yung oil. So, careful lang kayo na hindi marumihan yung mga uniform niyo. Okay, yun. Oh, makasave ka na nito, guys, ng ano. Kung dadalhin mo sa ito ng shop, more or less, pinaka-minimum na yung 500 pesos. Oh, 500. Oh, 500 pesos na yung pinaka-minimum niya. 500 so, pala sir, akala ko 350. 350 kung mga multi-cab, mga multi-cab lang siya, pero pag mga iba kasi ang price sa mga sasakyan na medyo mamahalin na sasakyan, iba ang price sa mga multi-cab. Oh, sa mga multi-cab, ganyan siya, guys. So, pag medyo mamahalin yung sasakyan, normal mamahalin din yung labor niya. Ganap tayo ng malinis na rugs, guys, kasi lilinisan natin yung surface ng mounting surface ng engine oil filter. Ito yung mounting surface ng engine oil filter. Okay. So lilinisan natin 'to, tapos ibalik natin yung bagong filter. Okay, guys, nakahanap na ako ng malinis na basahan. Basahan. Okay, so kailangan malinis yung basahan, wala siyang mga foreign particles. Mga debris or mga foreign particles sa tapon na gagamitin natin kasi internal parts na 'to eh. Yan. Lilinisan natin to. Pwede rin kahit anong trapo basta malinis. Walang problema. Okay? Pagkatapos niyan, yung specification, yung SG meaning intended for gasoline engine. Pag nakalagay diyan, CG meaning intended for diesel engine. C means compression. Yung S meaning spark. Spark is gasoline engine. Compression intended for diesel engine. So yung G naman, guys, nagdetermine yan sa quality of oil. Halimbawa is SC, medyo lowest yung quality niya, mas higher quality yung letter G. So pag naka SL, SN, medyo mas much more higher quality pa siya, guys. Okay, ito yung nagdetermine sa quality of engine oil niya. Okay? Okay, lalagyan natin ng engine oil yung filter. Sabi ni Saya Pakatihan, ang sitawag na sa Tagalog saan. What? Okay. So, sa English, put engine oil on filter. Sigurihin mo lang, guys, na yung engine oil filter na ginagamit natin, kaparehas doon sa dati. Ano yung ginagamit natin. Tapos, yung ano niya, yung oil na, be sure na yung o-ring niya, lalagyan natin ng oil. Yan. Para hindi siya mag-leak. Importante, oily siya. Para pag lagay mo. Pagpa-higpit natin, ma-fit talaga siya. Hindi siya mag-kunot. Kunot siya. Yan. Hand tight lang siya, guys. Hindi na kailangan na ng ano pang tools dyan. Okay. Pero yung may tools din tayo na pwedeng gamitin natin, ang tawag doon is oil filter rinse. Pakal. Yan. Okay. Tapos depende na sa iyo kung compressor mo, pero pwede rin hindi na mag-compressor kasi ano naman siya. Konti na naman tong oil niya dito. Ilinisan natin yung mounting ng drain plug. Drain plug. Tapos
balik natin. Be sure na wala siyang dumi yung plug niya, yung drain plug. Malinis siya kasi baka may nakuha siya na dumi galing sa labas. Masisira yung thread. Hindi, makasira yun sa engine oil. Kasi yung engine oil is lubrication kasi yan eh. Importante talaga na malinis siya. Wala siyang dumi. Tapos, higpitan natin. Gamit ang wrench. Socket wrench at saka power handle. Tamang-tama lang yung paghigpit natin. Eh baka mag-gloss thread siya. Next dito guys is doon na tayo sa ibabaw. Dito tayo mag-refill ng engine oil guys. Dito. Tawag nito is oil cup. Yan. So, linisan muna natin para walang dumi na magpasok doon. Dapat gumamit tayo ng ano? Funnel. Why funnel? Wala kasing funnel eh. Much better para walang ma-waste na engine oil guys. Magamit tayo ng funnel. Yung imbudo. Dito, sa engine oil dipstick. So, more or less, more than 3 liters. Ito yung maximum level. Yan. Ito yung minimum level. So, dapat nasa level din yung sasakyan natin. Kulang pa. Nasa above minimum kasi. Linisan natin para wala tayong kita na leakage para baka mapagkamalan natin na may leakage yung engine. So kunin natin yung oil na taga sa ano. Linisan natin. Check natin yung level sa oil dipstick. Oh, okay na rin ha. Naka-maximum level na gani siya. Okay, yun guys. Balik natin yung oil cup niya. Ang last nito guys is paandarin natin yung engine. Yan. Okay, check natin yung leakage doon sa ilalim guys. Pag mag-observe ka, mga few minutes lang, titingnan mo kung may leakage yung drain plug niya. Yan. Tsaka yung oil filter. So, dapat walang leakage. Baka recheck lang for final checking. So, ayan guys. Natapos yung pag engine tune up natin. Change oil. Okay, salamat sa panonood. I hope na may natutunan kayo. At huwag kalimutang mag-subscribe. Joltech Tutorial. Kasamahan ko si Sir Matt Alcantara.